ng frustrated singer ng Korea. So ngayon, magluluto tayo ng adobong paa ng manok. Pero parang hindi naman siya adobo. Sa Pilipinas, adobong manok. Paa ng manok. Diba sabi nila, ang paa ng manok is maganda sa tuhod, sa buto-buto. Yun. Kaya, sabayan nyo akong magluto. Guys, magluluto ako ng adobong ano to? Paa ng manok. Grabe, ang cute nila, oh. Ang kikit ng kuko nila. Diba? Ang cute. So, tinanggal ko sila. Inanuhan ko sila ng manicure. Tinanggalan ko sila ng kuko. Ayan, ang dami. So, nilagay ko siya sa ganyan. Ayan. Ayan na, tinanggalan ko sila ng kuko. Diba? Mas maganda pa kuko nila sa akin. Tignan nyo naman, oh. Oh, wala kayo sa kuko nila. Diba? Ang cute. Nakukita na ako sa kuko nila. Ang gagawin ko dyan, pakukuluan ko muna mamaya-maya. Ayan. Gasan ko muna siya. Tapos, pakuluan para mawala yung dumi, diba? Oh. Yan, hugasan ko talaga siya mabuti para yung mga dumi niya is ano, matanggal. Pakukuluan ko siya muna. Oh, pagtapos nito hugasan, pakuluan. Tapos hugasan ulit. Ganun po. Niyo ba na ang paan ng manok? Maganda po 'yan sa tuhod. Kaya yung mga Koreans, alam nyo, yung mga Koreans, yan po yung kinakain nila. Kumakain sila talaga ng paan ng manok. Dahil yun nga, maganda sa tuhod, pampatibay ng mga buto. Ayan. Pampatibay siya ng buto, kaya yung manok dito na paa is mabenta. Ayan. Hugasan ko lang muna masyado. Mas pakuluan. Pakukulan pa naman siya eh. So, yan na po. Pakukulan po natin siya ng mga ilang minuto. Yung tatanggalin lang po natin yung parang, kasi diba pagka, ano, may mga konti-konti pa rin silang, ano, taba. Tanggalin natin yung taba. Para bawas sa, ano, cholesterol. O, hintayin natin silang maluto sa kulo. So, ayan po. Kumukulo siya. Dito po talaga natin siyang pakuloan kasi yan nga po, diba? Medyo may mga bula-bula siya na hindi maganda. Ayan. Pakuloan siya ng mga ilang minuto. Tapos nyan, pag napakuloan, hugasan ho natin. Yan po. Hugasan po ulit natin yan. Talaga. Masan po ulit natin talaga yan. Kasi, kita nyo naman ang dumi niya. Ay, ang init. Ang galing siya sa kumukulo. Ang dumi. Ayan o. Nakita nyo ang dumi, di ba? Pero lang malawak eh. Malawak, malalim. Puro kawali lang siya. Ang dala ko dito. Ay, ang aking masarap yan. Favorite yan ng aking asawa at anak. Yan o, yan na. So, ngayon niya, yan na. Isa-isain po natin. Dahan-dahan lang natin naman. Don't waste water nga. Reserve water. Ganun, may ganun na. Yan, isa-isayin po natin yung paglilinis para sure na walang ano. Kaya kailangan talaga pakuluan muna ang init. Ang favorite ko kasi sa manok is pakpak at saka ulo.
Ang ulo po dito sa Korea, ang ulo ng manok ay hindi isinasama. Bakit kaya? Ayun pa naman ang pinakamasarap na parte. Ulo ng manok ha, baka iba iniisip nyo. Ayun na, kailangan isa-isay natin. Madali lang naman magluto na ito. Ng manok, ay ng panang manok, madali lang. Dito po talaga, ang ulo ng manok, ulo ng isda, hindi sila yung ulo ng isdang galunggong, ganun, hindi nila sinasama yun sa, pag kunwari, siyempre sa mga Koreans, di ba, pag bumili sila ng galunggong, kudong nga tawag nila sa galunggong dito, pag bumili sila nun, automatic po, tinatanggal yung ulo. Pero pag foreigner po yung bumili, yun yung inuunahan na nila yung nagtitinda ng isda na wag tanggalin yung ulo. Ay, may natira pa palang kuko. Hindi ko nagupit. Yan. Isa-isa po natin yan. Tanggalin. Nakita niyo naman yan. Diba? So, yan. Pag natapos na po. Yun nga po sa dito nga po pag bumili kayo ng isdang galunggong, tinatanggal na nila automatic yung ulo ng isda. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila ng ulo. Pero sa atin po masarap yung ulo ng isda. Tapos yung ulo ng manok, wala na rin po. Hindi na po din nila pinagbebenta. Paano lang po ang binibenta. Dahil po ang panang manok, kaya mas marami yung panang manok dito binibenta. Kasi maganda daw po to sa buto, lalo na sa tuhod. Yung mga matatanda, ang madalas kumakain nito, yung mga tinatawag na harabo ji halmoni, sila madalas kumakain ng paanang ng manok. Pero 'di ba nakita naman din natin sa Facebook na maganda rin talagang kumain ng paanang manok. May mabuting maidudulot talaga siya sa katawan natin. Kaya kayo, ugaliin niyo rin pong kumain ng paanang manok. Lalo na yung mga masasakit ang tuhod, yan. Ito po kainin nyo yung paanang manok. Okay, tapos na tayo. Ngayon po, lulutuin na talaga natin siya. Titimpla na po natin siya. So guys, ngayon isinanang ko na siya. Nalinis ko na siya ulit. Ngayon lalagyan po natin siya ng ganito karaming tubig. Ayan po. Ganito karaming tubig ang ilalagay natin. Tapos pakukuluan ulit ng pakukuluan hanggang sa lumambot na po siya. Tapos po, ganito pong mantika ang ilalagay ko. Ay, mantika. Ano nga tawag dito? Toyo. Korean toyo po to. Masarap to. Jinganjang. Ito yung nilalagay ko kasi malasa siya, malasa. So, ganito kadami ilalagay ko yung toyo. Ganito po siya karaming toyo. Pero parang maalat na. Tingnan, bawasan na lang. Ito, ganito po karaming toyo niya. Sabagay, tama lang pala. Ganyan po siya karami. Malasa po yung toyo na to. Hindi, yung minsan nga lang, pag tinimpla nyo, hindi siya makulay. Pero masarap. Pakuluan lang ng ulit ng pakuluan. Tapos, pwede na rin po natin isabay yung Ito po yung tinatawag na gochujang. Yung sili po siya. Sili paste. So, ito po. Ito po ilalagay natin. Lagyan po natin ng ito po. Yan. Lagyan po na natin. Habang para kumukulo, may na siya sa lasa. Yan po. So, yan. Bira lang naman kami mag-ano ng kotso. Ng kotso ng
chili paste. Ito po. Ganito lang kadami para hindi siya maanghang. Hindi siya maanghang. Ganyan lang po ang pagluto ko. Kasi mamaya magkukulay na siya. So, ganyan. Tandaan nyo, maraming ano yung ano, ma-benefits talaga yung paanang ano. Sandok. Kasi mahilig ako sa mag-ano, hindi ako mahilig mag-ano ng sandok sa pagluluto. At sarap talaga. Parang nagaya ko yung ano ng nanay ko. Minsan nag-kutsara lang yung ginagamit niya. Pako natin siya. So, sa atin kasi sa Pinas, di ba, ginigisa siya. Ginigisa si sibuyas bawang kamatis. Wala na pa kamatis. Sibuyas bawang luya. Yan. So, ngayon ko sabi kasi, wag na daw lagyan ng ano, sibuyas ng bawang or luya. Siyempre, hindi naman ikaw ang kakain. Kaya, sundin na lang yung gusto ng kakain. Di ba? So, yan. Tignan na po natin kung okay na. O, yan. Medyo marami pa pang sabaw. Kailangan matuyo yung sabaw. Kumakain ako ng pa, pero yung sabihin mo, gusto ko yung pa, ay hindi. Gusto ko lang talaga yung ulo. Kasi masarap sa ulo ng manok, yung ano, yung utak, di ba? At saka yung mata. Ayun ang masarap sa manok. Sa ulo. At saka yung pakpak ng manok, di ba? Ayun ang masarap na part ng manok. Yung iba, mas gusto nila yung hita, paa, ganun, di ba? Kanya-kanya favorite yan sa part ng paa, ng manok. Sa manok talaga, wala kang maitatapon eh. Kundi pakpak lang nila, mga feather lang nila yung maitatapon mo sa kanila halos eh. Di ba sa Pinas, isaw-isaw yung bituka nila na ano, nakakain. Pero dito kasi walang bituka ng manok. Kaya, yun, hindi ka makakain ng ano. Sa atin kasi masarap yung isaw, di ba? Yan, wait lang po natin ulit hanggang sa matuyo yung ano, yung kanyang tubig. Lagyan po natin ito, Tashita. Isa lang po. Lagyan po. Ang binibili ko pong ganito is posut flavor. Ang posut is ano nga ang English nito? Mushroom. Mushroom flavor. Kung baga sa atin is yung magic sarap nila. Yun. Iba-iba po kasi yung flavor to. Meron yung ano ng alimasag, yung ano ng dilis, yung mga ganun po. Hindi pa ako naglalagay ng betchin. Ayoko po mag-betchin. So, tignan ulit natin. Ayan, konti na lang. Matutuyo na siya sa loob. Tignan natin. Masarap na. Perfect! Wow! Perfect! Kumakagat po yung anghang ng ano? Ng anong tawag dito? Ng sili, gochujang. Sarap. Wow, sarap. Grabe. Pero masarap siya, masarap. Masarap pagkaluto ko. Oh, natakam na naman kayo. Kaya, gawa na kayo. Ganito ulit, ganito gawin nyo. Pang-ulam, pwede rin pang-kulutan, di ba? So, i-close ulit po natin. Ready to close ulit. At ating babalikan. San ulit natin, kontuyo na. Wow, yun na. Ano niya is malapot na, wala na halos tubig, wala ka nang maanong sabaw. Pwede na po natin siyang patayin kasi okay na, pinatay ko na. So yun po, tapos na po yung ating pagluluto. Ito po yung niluto kong panang manok, atin na pong titikuman. Sobrang sarap po siya, kumakagat yung anghang. Magluto rin po kayo. Salamat po ng marami. Subscribe niyo po ako, Evelyn Sano. Bye-bye. I love you.